So ngayon, punta na tayo sa addition and subtraction of fractions, pero yung fractions with different denominators. So ang rule naman, kung ang denominators ay hindi pareho, if the denominators are not the same, you need to find the least common denominators or LCD of the two denominators. Rename the fractions with a common denominator, then proceed to add or subtract. So, sa example natin dito, meron po tayong 1 half and 2 thirds. So, kung mapapansin nyo, ang denominator ay magkaiba. So, ang rule, hanap po muna tayo ng LCD ng dalawang denominator. May paraan po sa paghanap ng LCD ng denominator. Ang isa ay multiply the denominators or factoring of two denominators. So, dito po tayo sa multiply the denominators. Ito yung pinakamabilis na paraan. So, may dalawa po tayong denominators na 2 and 3. Multiply lang po natin ito. So, 2 times 3 is equals to 6. So, yun po ang unang paraan para makuha ang LCD. So, the next way to find the LCD of the two different denominators is factoring of two denominators. So, mayroon po tayong 2 at saka 3 na denominators. So, i-factors lang po natin. So, factors ng 2 is 1 times 2. So, 1 times 2 is equals to 2. Then, sa 3, 1 times 3. So, napansin nyo, hindi ko po siya nilagay sa ilalim ng 2. Ang nilagay ko lang ay kung pareho silang number. So, dito, parehong 1. So, nilagay ko sila sa isang hanay lang. So, the next step is bring down. So, bring down natin itong 1. I-bring down natin itong 2. And bring down 3. Then, proceed to multiplication. So, 1 times 2 is equals to 2. Then, 2 times 3 is equals to 6. So, ito po yung dalawang paraan kung paano hanapin yung LCD ng dalawang magkaibang denominators. So, we have already the denominators. Let us put it here. So, 6. So, the next step is 6 divided by 2 is equals to 3. Then, multiply sa numerator. 3 times 1 is equals to 3. Next, 6 divided by 3 is equals to 2. Then, proceed to multiplication sa numerator. 2 times 2 is equals to 4. So, ngayon, may pareho na silang denominator. Then, proceed po tayo sa addition. So, 3 plus 4 is equals to 7. So, copy the denominator, which is 6. So, 1 half plus 2 thirds is equals to 7 sixths. So, we have another example of fractions with different denominators. So, addition pa rin po ito. So, sa example natin, mayroon tayong 3 fourths plus 2 fifths. So, ang rule, kapag ang dalawang fraction ay magkaibang denominators, hanapin po muna natin yung least common denominator. So, gawin po muna natin yung LCD. So, meron po tayong multiply the denominators or factoring of two denominators. Pili lang po kayo kung saan po kayo mas komportable. Pero yung multiply the denominators, ito po yung pinakamadali. Sa factoring of two denominators, ito naman ang ginagamit natin pag malaki na yung value ng denominators.
So, sa multiply the denominators muna tayo. So, meron po tayong 4 at saka 5. So, multiply lang po natin. 4 times 5 is equals to 20. So, sa factoring naman tayo, meron po tayong 4 and 5. So, factors ng 4 are 2 times 2. So, 2 times 2 is equals to 4. Sa 5 naman, ang 5 is only 1 times 5. So, kung mapapansin nyo, hindi sila magkapareho. So, hindi ko po sila nilagay sa isang hanay lang. So, next is bring down lang. So, bring down 2. Bring down 2. Bring down 1. And bring down 5. Then, proceed to multiplication. So, 2 times 2 is equals to 4. 4 times 1 is equals to 4. 4 times 5 is equals to 20. So, pareho po ang nakuha nating sagot. So, the LCD of denominators 4 and 5 is 20. So, proceed na po tayo. First, 20 divided by 4 is equals to 5. So, 5 times 3 is equals to 15. Next, 20 divided by 5 is equals to 4. So, 4 times 2 is equals to 8. Then, proceed tayo sa addition kasi may pareho na silang denominator. So, copy the denominator and proceed to addition of numerators. So, 15 plus 8 is equals to 23. So, 3 fourths plus 2 fifths is equals to 23 over 20. So, mapapansin nyo, mas malaki ang numerator kaysa sa denominator. Kaya ito po ay improper fractions. So, sa susunod na video, turuan ko naman kayo kung paano magiging proper fraction at kasamang may whole number dito. So, we have another example of addition of fractions with a different denominators. So, ang rule, pag ang dalawang fraction ay may magkaibang denominators, ihanapin muna natin yung LCD ng dalawang denominators. So, sa example natin, 1/3 and 2/5. So, 3 and 5, magkaiba sila. So, kunin natin yung LCD. So, first way to find the LCD is multiplying the two denominators. So, we have 3 and 5. So, 3 times 5 is equals to 15. So, the other way to find the LCD is factoring of two denominators. So, meron tayong 3 at saka 5. So, factors ng 3. 1 times 3 is equals to 3. So, factors naman ng 5. 1 times 5. So, kung napapansin nyo, yung 1 ay magkapareho. So, nilagay ko sila sa isang hanay lang. So, bring down natin. Bring down 1. Bring down 3. And bring down 5. So, multiply lang po natin. 1 times 3 is equals to 3. 3 times 5 is equals to 15. So, kung napapansin nyo, magkapareho sila ng sagot. So, proceed na po tayo. Ilagay natin itong 15 kasi nakuha na natin yung LCD. So, proceed na po tayo. Una, i-divide natin itong 15
sa denominator. Tapos, i-multiply natin ito sa numerator. So, ganun pa rin po sa second fraction. So, let's proceed. 15 divided by 3 is equals to 5. Then, 5 times 1 is equals to 5. Next, 15 divided by 5 is equals to 3. Then, 3 times 2 is equals to 6. Dahil may pareho na silang denominator, proceed na po tayo sa addition. So, copy the denominator. Kasi nga, pareho na silang may denominator na 15. So, 5 plus 6 is equals to 11. So, 1 third plus 2 fifths is equals to 11, 15 or 11 over 15. So, ganun lang po ang addition ng fraction na may magkaibang denominators. So, pwede pili lang po kayo sa dalawang paraan kung paano makuha yung these common denominators. Tandaan, itong multiply the denominators ay pang mabilisan. At ito namang factoring of two denominators ay kung mas malaki na yung value ng dalawang denominators. So guys, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you!